Sa kabila ng mga panawagan ni na Senadora Grace Poe at Nancy Binay, hindi na raw iuusog pa ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng 100% cashless toll collection program. Pero hindi pa rin daw dapat mag-alala ang mga motorista dahil magtutuloy-tuloy pa rin daw ang pagkakabit ng mga RFID sticker. At nakatutok live si Salima Refrang. Salima. Vicky, alam mo, walang balak talaga itong DOTR na iatras yung cashless operations sa mga tollway. Pero bibigyan naman daw ng sapat na pagkakataon ng mga motorista na makapagpakabit ng RFID. Day 2 na ng dapat sanay 100% cashless toll collection program. Pero ganito pa rin kahaba ang pila ng mga nagpapakabit ng RFID sa Mindanao exit sa NLEX at sa ilang bahagi ng SLEX at na EX. Talagang nagkakaroon ng mga glitches, ng mga problema, but we will continue to monitor and coordinate with the operators para ma-improve po yung situation. Dahil sa haba ng pila ng mga naghahabol na makapagpakabit ng RFID, nanawagan na sina Senador Grace Poe at Nancy Binay na i-delay ang full implementation ng cashless transaction para mabigyan ng mas mahabang panahon ng mga motorista. Pero malamig ang pagtanggap dito ng Department of Transportation. On top of the 3-month transition period we gave from August to November and the extension we granted from November 1 to December 1, we have decided to implement a transition period from December 1 to January 11 and to still maintain RFID stickering lanes even after that. Pero hindi naman daw dapat magpanik ang mga hindi pa nakakapagpakabit. Hindi rin naman daw mawawala ang pagkakabit ng RFID stickers. Mag-intensify pa po nung pagdadagdag ng mga RFID offsite installations. So pwede po ang suggestion ni Sec yung sa mga malls, yung sa mga gas stations, and other strategic locations so that people will no longer need to go to the toll gates to have their RFIDs installed. Pinag-aaralan na ng Toll Regulatory Board kung kakayanin na bang gawing totoong 100% cashless na ang mga transaksyon sa tollways. May cash transactions pa rin kasi sa ngayon dahil sa dami ng walang RFID at sa traffic na dulot ng mga ito. Nangako naman ng mga operator na ipatupad ito depende sa sitwasyon sa tollways. Pero kahit ilang nakapagpakabit na ng RFID stickers, dumadagdag sa traffic. Kahapon lang, nasa 35,000 ang dumaan sa NLEX pero insufficient naman ang load. Paalala sa publiko, walang expiry at forever ang load ng inyong mga RFID, kaya tiyaking may laman para iwas aberya. Ayon sa TRB, isinasaayos na rin ang RFID sticker na pupwede sa lahat ng tollway. Sa ngayon, ang auto-sweep pa lang ng SLEX na EX, Star, Skyway at Tplex ang pwede magrehistro at gumawa ng account sa Easy Trip na ginagamit naman sa NLEX, SETEX, Cavitex at Calax. Pero kinakailangan mo mag-load sa dalawang account. Isinasaayos pa ang operability ng Easy Trip sa auto-sweep locations. Yung phase 3, hopefully, ultimately, one sticker, one wallet. Vicky, sa mga oras nga na ito ay bumper to bumper yung mga sasakyan dito sa Balintawak Toll Plaza. Doon po sa mga hindi pa po nakakapagpakabit, no, antabayanan nyo po yung mga detalye para po doon sa dagdag na RFID installation site. Samantala, no, January 12 yung pagtatapos ng transition period. Pero hindi naman daw huhulihin yung mga walang RFID basta kayo po ay papasok doon sa mga itatakdang stickering lanes kung saan kayo rin po ay kakabitan ng RFID. Yan ang latest bala nga dito sa Balintawak. Vicky. Maraming salamat sa update mo, Salima Refrang.